yung what am I now as an artist and as a cultural worker, galing na lahat yung, yung passion for the arts that's relevant and that's transformative, galing talaga lahat yung kay Lino pagiging sang kare. And I owe a lot to him. So nung malaman ko, all of us naman, we were devastated by the news that he passed away. Eh, ang totoo nun, nakapasok ko sa PETA, sinulatan ko siya eh. Nung bata pa ako, gusto ko mag-artista at maging partner ni Nora Honor. Nung bata pa ako, hindi naman niya pinansin. But I was already in PETA. Nakapasok ako, 1973, he was already executive director. And we did a play na workshop na I did the lead roles sa mga tatlo o apat na little productions. Pagkatapos noon, hindi ko pa siya talaga kilala. I was so tired, lumabas ako sa very garden ng Fort Santiago. May lumapit sa aking mama na maliit. Tapos kinalabit niya ako. Sabi, hindi kayo ma-inspired. Di ba ikaw yung nagtagal sa akin? Nang gusto mong maging artista na pinadala mo ba ang retrato mo, naka-swimming trunks. And he had that picture na pinadala ko sa kanya, pinakita niya sa akin. And after that, yun, training na namin kay Lino, and he got me for a very important role doon sa Bona. Ako yung manliligo ni Nora Honor. Ayaw sa akin ni Nora Honor, mas gusto niya si Philip sa And we had a very memorable shooting sa Smoky Mountain. Noong panahon na Smoky Mountain pa siya talaga na hindi mo matatagalan yung amoy. Tapos umulan pala nung lumala yung amoy. And we had a very difficult scene ni Ate Guy. Doon sa stero na dapat kasabay nung dapat nasabi namin yung linya na mahaba bago bumaba yung yan, yung sunset. And daming tao, daming ingay. Sabi niya, ready na. Tapos yung bangka, kailangan dumaan dyan. Oh, dapat sincere ang emotion, ha? Paano pa yun? Anyway, we did it quite well. Yung eksena na yung sa yun lang. What can these artists, the young artists, learn from you? Dami-dami. Kasi hindi lang yung young artists. Palagi ko, even the old artists have been co-opted by the very commercial television and film productions. Si Lino, bihirang-bihira talaga magplano ng isang commercial movie. Kaya lang siya yata nagpaplano ng commercial movie pag hindi na siya makabayad sa kanyang apartment. Yan sa Tandang Sora. I would remember him, ang kwento niya, sabi nagalit na naman sa akin si Mama. Kasi daw, yung kanilang mga furniture, may ilit na naman kasi hindi pa nila nababayaran yung renta sa bahay. Sabi doon ng mama niya, minumura daw siya. Sabi, ikaw, international acclaimed director ka pa kunwari. Hindi mo pa ako mapagawa ng bahay at ito, matatanggal pa yung ating furniture dahil laman niya sa iyong paggawa ng mga pelikula ngayon. Dapat mga pelikula mo, yung mga kumikita, hindi lang kumikita. Pelikula mo. So, I think yun siguro ang dapat na matutunan ng mga bagong artists, even older artists na baka pwede pa namang paminsan-minsan gumawa ng pelikula na hindi lamang talaga para kumita, kundi para makapagbigay ng leksyon at saka ng paalaala sa ating lahat na meron mga importante issues dapat maiparating sa manonood katulad ng ano ba yung buhay ng mga mahihirap ngayon at ano yung pwede pang gawin through the medium, the television and film media, baka pwede talaga pang gumulong para mapalalim pa yung ating pagkilala sa kung sino tayo bilang Pilipino at kung ano pa yung pwede natin magawa sa bahay natin. Maraming salamat. Thank you, sir. Thank you.